masayang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala nang ikinasal, saka pa lang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputakin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan, bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, napakinggan po natin ang salitang pag-aayuno. No, sa Ingles, tinatawag po natin itong fasting. At sa ating ebanghelyo, nagtanong ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo kay Jesus, "Bakit ho kami nag-aayuno pero ang inyong mga alagad ay hindi?" Ano ho ba ang pag-aayuno? Ang pag-aayuno po ay pagsasakripisyo. Para ho sa mga Hudyo, kapag sila ay may hinihiling sa Diyos, kapag sila ay lumalapit sa Diyos, hindi lang ito sa pamamagitan ng panalangin, bagkos kasama sa paghiling nila ay ang pag-aayuno. Nag-aayuno sila para magsakripisyo upang tugunin ng Diyos ang kanilang panalangin. Ngunit bakit hindi kaya nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus? Bakit ho sa ating ebanghelyo ganoon na lamang ang gustong iparating ng mga Pariseo kay Jesus? Simple lang, mga kapatid, dahil ang sabi ng Panginoon, kasama pa nila ako. Kasama pa nila ang Diyos. Kasama pa nila si Jesus. At kung kasama natin si Jesus sa ating buhay, ito ay buhay na puno lagi ng pagdiriwang, puno ng kasiyahan. At nawa sa buhay natin, mga kapatid, yan ho yung isang bagay na makita natin. Nagdiriwang pa ba tayo sa ating mga puso, sa ating mga buhay, dahil alam nating buhay si Jesus sa ating puso? Hindi nag-aayuno ang mga alagad ng Panginoon dahil puno sila ng kagalakan, puno sila ng kasiyahan, puno sila ng selebrasyon. Nawa ganyan din po ang ating disposisyon, nawa ganyan din po ang ating mga puso, kung tunay ngang buhay ang ating Panginoon sa ating sarili, puno tayo ng pagpupugay, puno tayo ng kagalakan, puno tayo ng selebrasyon.
Pangalawang bagay, wala namang masama sa pag-aayuno. Ginagawa natin ito bilang isang mga Kristiyano. Ngunit ang paalala sa atin ng Panginoon na we do things on the right time. Gumawa ng mga bagay sa tamang oras at pagkakataon. Maraming pagkakataon sa buhay natin, gumagawa naman talaga tayo ng tama. Maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi naman talaga tayo gumagawa ng masama. Pero magandang tanungin din, kung hindi tayo gumagawa ng masama, ilan po sa atin dito ang gumagawa ng mabuti sa araw-araw? May mga tao sasabihin, Father, hindi naman ako nagkakasala. Father, hindi naman ako gumagawa ng masama. Pero magandang tanungin din sa ating buhay, gumagawa ba tayo ng mabuti? At ang paggawa ng mabuti sa ating buhay ay laging may tamang oras at tamang pagkakataon. We always do things on the right time, and that right time is always God's time. At tuwing kailan po ito? Ang paggawa ng mabuti, ang pagpili ng mabuti, ito po ay walang pinipiling oras. Ito po ay sa lahat ng pagkakataon. Sa madaling salita, the right time is God's time, and when is that? Every moment of our life. Sa paggawa ng mabuti, sa tamang oras, at tuwing kailan ang tamang oras na ito, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, sa lahat ng oras ng ating buhay. Kaya nga dun sa pangalawang parte ng ating ebanghelyo, ang sabi na lang ng Panginoon, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Bagkos kailangan bago ang lahat. At kung ganun na lamang ang ating disposisyon, kailangan natin suriin yung ating sarili na kailangan nating magbago sa Diyos. At sa pagbabago sa Diyos, dapat siya ay laging buhay sa ating puso. Dapat siya ay laging nandoon sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At kung siya ay laging nandoon at buhay sa ating mga puso, sa pagkilos at paggawa natin araw-araw, ito ang tamang oras ng paggawa ng mabuti at tama. We can only do good things if we know that Jesus is present in our life. No? Makakagawa lang tayo ng mabuti at tama sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating buhay kung alam natin na buhay si Jesus sa ating puso. Mga kapatid, ngayong simula ng linggo na ito, ngayong Lunes, magandang pagnilayan at magandang pagdasalan. Buhay nga ba talaga ang Diyos? Buhay nga ba talaga ang Poong Jesus Nazareno sa aking buhay, sa aking puso? Amen. Magsitayo na po ang lahat.